Hello mga vegan! Welcome back sa ating kusina. For today's video, ito po ang ating ingredients sa ating lutuin ngayon na tinolang manok with pichay and sayote. So, meron po tayo nito mga ingredients sa ating harapan. At ito po ang ating gagamitin sa pagluto ng ating tinolang manok. So, ayun mga mamsi, sana is magustuhan niyo ating video ngayon at keep watching my video. So, meron po tayong sayote. Ang sayote po natin is, nasa inyo po yan kung gaano kalaki ang ating pagkahiwa or pagka-slice at kapal ng ating sayote ngayon. So, ayan. At gumawa po ako mga mamsi ng garlic oil at ito pang ating gagamitin sa paggisa ng ating mga ingredient. At syempre, mas mainam pag ganito ang ating gagamitin para mabango-mabango sa ating tinolang manok. So, meron po tayong hiniwang luya at sibuyas na pula. So, ang ating luya is aking dinikdik bago siya hiniwa para mas makatas ang ating luya. Meron po tayong sariwang manok, andito po, at hinugasan na po natin. At syempre, islice natin ito ayon sa ating laki ng ating pagkahiwa ng ating manok. At meron po tayong red na sili. So, pwede po green, pwede po red. Ang green ko pong nabili is, makalipas ang ilang araw is nahinog na po siya. At meron po tayong pichay. Pwede rin po tayong gumamit ng dahon ng malunggay. At syempre, meron din po tayong tanglad. So, ayun mga mamsi, hindi mo po ako mapapaluto ng tinulang manok kung wala pong tanglad. At syempre, meron po tayong asin na pampalasa ng ating tinola. So, ayan po ang ating mga ingredient ngayong araw. At sana is may matutunan kayo sa ating menu for today. Meron din po tayong asin at bitchen, syempre. Ayan na po ang ating mga kailanganin sa ating pagluluto sa ating tinolang manok. So, ayan mga mamsi, ito na po ang ating mga ginisang luya, onion, at garlic oil. So, ayan, fry-fry lang po natin mga mamsi hanggang sa maging brown. At syempre, pag na-brown na ito, ilagay na po natin ang ating manok. So, ayan, gisa-gisa lang po tayo. Pagtsagaan nyo na po ang ating kawali dahil ito is 19 century pa ito, charot. So, ayan, ilagay na po natin ang ating chicken. Ayan. So, ilagay na po natin para maigisa na po natin siya ng maigi. Ayan. So, ilagay na po natin ang ating chicken. Ayan. So, yung mga mamsi, kailangan is gisahin natin ang maigi ating chicken or maging brown para hindi gaano malangsa ang ating lutuin tinolang manok. So, kung napapansin nyo po, meron siyang paan ng manok. So, syempre, kailangan hugasan nyo munang maigi bago isama sa ating tinola. So, ayan. Halu-haluin lang po natin mga mamsi hanggang sa maging brown. At syempre, pag brown na siya, saka natin ilagay ang ating mga iba't ibang seasoning. Natin ang asin ng ating ginisang karne. So, ako guys, pag ako nagisa ng karne is talagang sinasabay ko na yung ating seasoning para masipsip ng ating karne yung ating seasoning. So, ayan, malasa na talaga siya bago natin ilagay ang ibang mga ingredients. So, ayan, mabrown brown na po bagay ang ating tinolang manok at ang bango kasi naamoy ko yung amoy ng luya at ang garlic oil nating ginawa at ginamit dito. So, ayan. Ang ating chicken po is native chicken. Kaya napapansin nyo may madilaw-dilaw at saka mataba-taba onte. Thank you.
po ako ng tubig na mainit sa isang kalderong malaki para dito ko po ilipat ang aking ginisang manok. So ayan, kailangan is maraming sabaw dahil ang ating customer is mahilig sa sabaw. A few moments later. Pagkalipas po ng ilang minuto ay kulong-kulong na po ang ating tinola. So ayan, ilagay na po natin ang ating sayote. Pwede rin po tayo maglagay ng papaya. Kung ano lang po ang meron tayo dyan sa ating kusina is yun lang po ang ating gamitin. So nilagay ko po ang siling mahaba. So ayan, sili po is dapat talaga green yan siya. Kaso lang nahinog na siya guys. So ayun, ang ating buto hindi ko tinanggal kasi hindi naman siya sagabal yung buto, di ba? Nakakain naman din yan kahit may buto. So ayan guys, ito na po yung ating tinolang manok. So kung napapansin nyo po ang kanyang sabaw, madilaw-dilaw kasi po ang manok natin is native. Native po ang ating manok. Kung napapansin nyo kaganina pag-isa ko, is iba kasi ang kulay ng native sa 45 days. Ang 45 days kasi is puti siya, may pagka light white. Likator ito na yellowish, yellow siya onte. Ayan na, yung ating tanglad, amoy na amoy at ang bango. At syempre mga mamsi, ilagay na po natin ang ating pichay kasi wala po tayong malunggay dito. So naisip ko mga mamsi na ang ilagay ko na lang is yung pichay kasi masarap din naman siya kahit pichay ang ating ilagay. So ayan, kailangan is maraming gulay para sa pag-serve ng ating tinulang manok sa ating customer is may sabaw at may gulay na. So ayan, yung ganitong mga menu is masarap lalo pa pagtaglamig. Namang tama po kasi ngayon ang weather dito sa amin is winter, so mas masarap ito na iserve para sa panahon ng taglamig. So ayan mga mamsi, itong niluto ko po na ito is para po ito sa aking mga customer or binibinta ko po ito sa aking mga kapwa OFW. So mga mamsi, ito na po ang ating tinulang manok at pakuluin natin siya ng bahagya para maluto po ang ating gulay na pichay. So ayan, para-paraan lang po tayo para maluto ang ating tinulang manok. Kung wala kang malunggay, pwede naman pichay. At kung wala ka naman papaya, pwede naman sayote. Basta't huwag lang mawala ang tanglad sa ating tinulang manok. So ayan, sa mga Tagalog version guys, is bihira lang talaga ang nagalagay ng tanglad sa tinulang manok. Pero kami talaga mga laking Bisaya is mas madalas talaga sa amin yung tanglad. Kahit nga nagluto kami ng lugaw, may tanglad talaga siya kasi mabango. Itong minok na to guys is gustong-gusto ng mga customer ko kasi lasang Pinoy talaga siya. Dito kasi sa lugar namin, dito sa Hong Kong is halos araw-araw na lang kinakain namin yung menu ng aming mga amo. Kumbaga yung... Siyempre, mga luto dito, iba naman sa luto natin sa Pinas. So, ang niluluto ko pag linggo is talagang lutong Pinoy para lahat naman kami makakain. So, ito na po ang ating tinulang. So, yung mga vegan, thank you so much sa lahat na mga nanonood sa aking ina-upload ng recipe. So, ayan, panibagong recipe na naman po ang aking na-share sa inyo. At sana po is matutunan kayo sa ating recipe for today. At don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At syempre, mag-ingat po tayo palagi mga mamshi, mga vegan. Thank you so much at see you in my next vlog. Oh,